Nasa grade 5 si Elias nang sa palagay niya, una siyang na-in-love. O kaya, unang nagka-crush. Yun yung naiisip niya kapag gabi bago siya matulog o tuwing wala siyang maisip. Field trip nila noon at pumunta ang klase nila sa simbahan ng Las Piñas para makita ang tanyag na bamboo organ. Noon niya siya'y nakita, mas matanda siguro sa kanya ng 2 o 3 taon. Nag-isip kung susunod ba siya. Ano naman ang sasabihin niya? Hi, ako nga pala si Elias. Tapos ano? Nagpasa na lang siyang huwag pumasok. Naisip niyang sana'y naitanong man lang niya ang pangalan ng babae. Wala na siyang maalala kung ano ba ang hugis ng mukha nito, ang laki ng mata, ang kulay ng balat, o kahit ang haba ng buhok. Wala na siyang maalala. Nang nakipag-break sa kanya si Jill, walang naramdamang anuman si Elias. Maghihiwalay din naman sila ng school pagpasok sa college, kaya mahirap nang ituloy ang relasyon. Paano yan? Wala ka nang kasama dito. Okay lang. Wala nang makikinig sa mga tugtog mo. Pwede naman ako mag-gitar. Tugtog ka nga. Sige ba? Sige, wag na. Nalis na ako. Sige, sige. Wala pang isang buwan, may mga araw na hindi man lang niya naiisip si Jill. Pero hindi naman niya masabing hindi na niya ito gusto. Nakokornia na siya kapag naaalalang minsan ay naisip niyang si Jill na ang mamahalin niya habang buhay. Ganito, ganito. Next. Ano ba yan? Basta ang alam niya noong high school, lalo na noong nililigawan pa lamang niya si Jill, dumating ang mga araw na damang-dama niya gusto niyang makasama ang babae oras-oras. Pwede na tayo. Ngayon na. Anong oras na kasi, oh? Ngayon na. Tara na. Ngayon na. Tara na. Sulitin na natin ang oras na mag-isama tayo. Tara na. Uwi na tayo. Ang ganda ng paligid. Parang ito. Ay, ayoko. Uwi na tayo. Ngayon. Sige na. Naiisip pa rin niya si Jill paminsan-minsan. Lalo na kapag nakakakita siya ng mga magkahawak kamay na magkasintahan. Pero napapangiti lang siya. Walang panghihinayang, walang paghiling na sanay sila na ulit o sanay maranasan niya ulit iyon kahit sa ibang tao. Pagising niya, wala na sa tabi niya si Trish. Pilit niyang inaalala ang panaginip niya. Alam niya, may napapanaginipan siya bago siya nagmulat.
ng mata. Oh, ala, linggo na pala. May naaalala siyang imahe sa panaginip niya. Pilit niyang bubuuin ang mga eksena sa panaginip niya. Paano ko tatapusin ang kwento ni Elias? Gusto kong isipin na naging masaya siya. Nagkaroon siya ng pamilya, mabuting asawa, dalawang anak, namamasyal silang magkakasama linggo-linggo. Pero may mga araw na naisip ko, paano kaya kung nilapitan siya, halimbawa, ang babae sa simbahan sa Las Piñas? Nagkausap, paminsan-minsan sa telepono. Napalalim ang pagkakakilala. O si Jill, paano kaya kung di nakipag-break si Jill? Wala rin naman talaga siyang balak makipagkalas dito noon. Mas masaya kaya siya ngayon? Minsan, naiisip ko rin na wala naman talagang Elias. O paano kung ako talaga si Elias? O kung bakit ko ba isinusulat ito? Kapag umalis ako ngayon dito, alam ko, maaring mamaya lang makita ko na siya at maibulong ko sa sarili. Gaya ni Elias, minsan sa buhay niya, na siya na nga ang mamahalin ko habang buhay. At maririnig ko ang tugtog ng radyo sa sinasakyan jeep o sa dinadaan ng tindahan at may kakapit ko na ang alaala niyon sa kanya. Baka hindi niya ako patulugin ng ilang gabi. Kung papala rin, maaaring makaniig ko siya. Kung hindi, mamaya rin. Bukas o sa mga darating na araw. Pero maaaring dumaan lang siya sa harap ko at ni hindi ko siya makilala. Ni hindi ko maramdaman na siya na nga iyon. At habang buhay akong patuloy na maghahanap sa kanya, siya na makikilala ko sana. Subalit makaliligtaan ko na naman mamaya dahil napaaga ako ng paglisan dito o masyado akong nahuli sa pag-alis. Alinman sa makikita ko siya o hindi na kami magkikita kailanman. Laging gayon. Magsama-sama Pilipino tayo. Mga pangarap ko ay di madaling gawin, pero pinilit abutin parang ring sa gym. Pinilit kong palakihin na munting bituin, pinilit kong paputiin ang kulay uling na dingding. Kaya kung meron kang naisip, pilitin mong gawin, kasi di mo man gawin magsisisi ka pa rin. Kahit ligo ang importante, merong ginawa kasi walang imposible, pero merong himala.